Magandang araw, Transform Church, at sa lahat ng mga kasama natin sa pagbabahaging ito ng salita ng Diyos. Tayo po ngayon ay nasa buhay na ni Isaac, ang anak ni Abraham na siyang ama ng pananampalataya. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay manalangin. Panginoon na aming amang nasa langit, maraming salamat po na dahil sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, kami ay maaaring pumasok sa iyong trono ng biyaya at matuto mula sa iyong mga salita. Santong Espiritu, buksan mo ang aming mga puso at isipan upang ang iyong mga salita ay lubos naming maunawaan at maisapamuhay. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ngayon ay tunghayan natin ang ating mensahe sa araw na ito na pinamagatang The Journey Continues. Atin pong basahin. Now there was a famine in the land, besides the former famine that was in the days of Abraham. And Isaac went to Gerar to Abimelech, king of the Philistines. And the Lord appeared to him and said, Do not go down to Egypt. Dwell in the land of which I shall tell you. Sojourn in this land. And I will be with you, and I will bless you. For to you and to your offspring I will give all these lands. And I will establish the oath that I swore to Abraham your father. I will multiply your offspring as the stars of heaven, and will give to your offspring all these lands. And in your offspring all the nations of the earth shall be blessed, because Abraham obeyed my voice and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws. So Isaac settled in Gerar. When the men of the place asked him about his wife, he said, She is my sister. For he feared to say, My wife, thinking, lest the men of this place should kill me because of Rebekah, because she was attractive in appearance. When he had been there for a long time, Abimelech, king of the Philistines, looked out of a window and saw Isaac laughing with Rebekah, his wife. So Abimelech called Isaac and said, Behold, she is your wife. How then could you say, She is my sister? Isaac said to him, Because I thought, lest I die because of her. Abimelech said, What is this you have done to us? One of the people might easily have lain with your wife, and you would have brought guilt upon us. So Abimelech warned all the people, saying, Whoever touches this man or his wife shall surely be put to death. And Isaac sowed in that land and reaped in the same year 100-fold. The Lord blessed him, and the man became rich, and gained more and more until he became very wealthy. He had possessions of flocks and herds and many servants, so that the Philistines envied him. Now the Philistines had stopped and filled with earth all the wells that his father's servants had dug in the days of Abraham his father. And Abimelech said to Isaac, Go away from us, for you are much mightier than we. So Isaac departed from there and encamped in the valley of Gerar, and settled there. And Isaac dug again the wells of water that had been dug in the days of Abraham his father, which the Philistines had stopped after the death of Abraham. And he gave them the names that his father had given them. But when Isaac's servants dug in the valley and found there a well of spring water, the herdsman of Gerar quarreled with Isaac's herdsman, saying, The water is ours. So we called the name of the well Esek, because they contended with him. Then they dug another well, and they quarreled over that also, and he called its name Sitna. And he moved from there and dug another well, and they did not quarrel over it. So we called its name Rehoboth, saying, For now the Lord has made room for us, and we shall be fruitful in the land. From there he went up to Beersheba, and the Lord appeared to him the same night and said,
I am the God of Abraham your father. Fear not, for I am with you, and will bless you and multiply your offspring for my servant Abraham's sake. So he built an altar there and called upon the name of the Lord and pitched his tent there. And there Isaac's servants dug a well. When Abimelech went to him from Gerar with Ahuzat, his advisor, and Phicol, the commander of his army, Isaac said to them, "Why have you come to me, seeing that you hate me and have sent me away from you?" They said, "We see plainly that the Lord has been with you. So we said, let there be a sworn pact between us, between you and us. And let us make a covenant with you, that you will do us no harm, just as we have not touched you and have done to you nothing but good, and have sent you away in peace. You are now the blessed of the Lord." So he made them a feast, and they ate and drank. In the morning they rose early and exchanged oaths. And Isaac sent them on their way, and they departed from him in peace. That same day Isaac's servants came and told him about the well that they had dug, and said to him, "We have found water." He called it Sheba. Therefore, the name of the city is Beersheba to this day. When Esau was 40 years old, he took Judith, the daughter of Beeri, the Hittite, to be his wife, and Basemath, the daughter of Elon, the Hittite, and they made life bitter for Isaac and Rebekah. May God bless the reading of His Word. In summary, tingnan po natin ang mga journeys ni Isaac through this map. Ayon po sa kwento, si Isaac po ay nananatili sa lugar na ito, sa Negev. At dahil sa tagutom, mukhang siya ay nagbalak pumunta sa Ehipto gamit ang daan na ito. Ngunit nung siya ay nasa Gerar, ay kinausap siya ng Panginoon at sinabi na huwag siyang bumaba pa Ehipto. Kung makikita niyo po sa ating binasa, sinabi po doon, "And Isaac went down to Gerar." Ngunit pwede niyo pong matanong, "Eh pastor, mukha namang nasa Hilaga ng tirahan ni Isaac ang Gerar." Ang tinutukoy pong pagbaba ay pagbaba mula sa mas mataas na lugar patungo sa mas mababang lugar. At nung siya po ay nasa Gerar, doon po nangyari ang kanyang pagsisinungaling at sinabi niyang si Rebekah na kanyang asawa ay kanya lamang kapatid dahil sa takot sa mga tigaroon. Ngunit, nalaman ito ni Abimelech, ang hari ng Gerar. Doon din sa Gerar, siya ay sobrang yumaman. Kaya naman natakot ang mga tigaroon at siya ay pinaalis. At siya ay nanatili sa Valley of Gerar. At mula roon, ay nagkaroon siya ng mga sigalot mula sa mga shepherds. Mula sa Gerar, kaya naman, siya ay pumunta sa lugar na tinatawag na Beersheba, paakyat muli sa mataas na lugar na ito, kung saan siya ay kinausap ng Panginoon. At doon, ay nakipagkasundo rin sa kanya ang mga opisyal ng mga taga-Gerar. Ayan po, nawa ay naunawaan nyo ang mga paglalakbay ni Isaac sa bahaging ito ng kwento. Ngayon pong narinig na natin ang mga paglalakbay ni Isaac, ano pong masasabi ninyo tungkol sa kanyang mga journeys? Para po sa mga matalas ang mata sa pagbabasa ng salita ng Diyos at sa pakikinig ng ating mga pagbabahagi dito po sa Transform Church, siguro may papansin ninyo na parang narinig ko na tong kwento na to ah. Opo, dahil ang kwento ni Isaac ay malaki ang pagkakapareho sa kwento ng buhay ng kanyang ama na si Abraham. Tingnan po natin. The promise continues. Sabi po rito, "Now there was a famine in the land besides the former famine that was in the days of Abraham. And Isaac went to Gerar to Abimelech, king of the Philistines.
And the Lord appeared to him and said, Do not go down to Egypt, dwell in the land of which I shall tell you. Sojourn in this land, and I will be with you and will bless you. For to you and to your offspring I will give all these lands, and I will establish the oath that I swore to Abraham your father. I will multiply your offspring as the stars of heaven, and I will give to your offspring all these lands. And in your offspring all the nations of the earth shall be blessed, because Abraham obeyed my voice and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws. Kung paano pong ang tatay niyang si Abraham ay nakaranas ng tagutom, ganon din po si Isaac. At kung paanong tinawag ng Panginoon si Abraham upang umalis kung saan siya naroon, si Isaac naman ay pinahinto ng Panginoon kung saan niya nais pumunta. At kaakibat, kung sila ba ay susunod, ay ang pangako at pagpapala ng Panginoon. Yan po ay malaking pagkakapareho sa journeys ni Abraham at journeys ni Isaac. Hindi lamang po yan, tingnan naman natin how Isaac responded to God's call for him. Sabi po rito, So Isaac settled in Gerar. And that is the good. Ayan, kung kasama niyo po ako no, sa pagbabahagi ng salita, from the message, the good, the bad, and the ugly, makikita natin, when God called Abraham, he responded, may tatlong bagay. The good, the bad, and the ugly. At dito, makikita natin, the good. Isaac obeyed God. But then, kagaya ng kanyang tatay, na si Abraham, meron ding the bad, or I would say, worse. Ano po yun? When the men of the place asked him about his wife, he said, She is my sister, for he feared to say, My wife, thinking lest the men of the place should kill me because of Rebecca, because she was attractive in appearance. Mga kapatid, kagaya ng kanyang tatay na si Abraham, siya rin ay nagsinungaling. Ngunit bakit ko tinatawag na worse, or kung pwedeng the badder? Dahil po si Abraham, tunay naman niyang half-sister si Sarah. Ngunit alam natin sa kwento ni Rebecca na malayong-malayong kamag-anak ni Isaac si Rebecca. Kaya full na pagsisinungaling ang ginawa ni Isaac dito. That's one thing that we can discover or observe in the life of the patriarchs. Kay Abraham, sabihin natin half lie. Kay Isaac, full lie. Talagang sinungaling ang kanyang sinabi dahil sa kanyang takot. And then sa kanila pong susunod na progeny na si Jacob, sa pangalan pa lang niya manluloko na po. So you see here, there is this generational sin na dumaloy mula kay Abraham sa kanyang pagsisinungaling out of fear, kay Isaac and then kay Jacob. And in the story of Jacob, we will discover one of these days na the Lord had to rename him to cut off this bad generational sin that runs in the family. And kagaya po ng nakita natin sa buhay ng kanyang tatay ni si Abraham, may good response, may bad response, and then meron ding ugly. Sabi po rito, when he had been there a long time, Abimelech, king of the Philistines, looked out of a window and saw Isaac laughing with Rebekah, his wife. So Abimelech called Isaac and said, Behold, she is your wife. How then could you say she is my sister? Isaac said to him, Because I thought lest I die because of her. Abimelech said, What is this you have done to us? One of the people might easily have lain with your wife, and you would have brought guilt upon us. So Abimelech warned all the people, saying, Whoever touches this man or his wife shall surely be put to death. Kagaya po nung nangyari sa buhay ni Abraham, kung saan sinabi ng Panginoon, I will bless you so that nations will be blessed, and I will curse those who curse you. Dahil po sa pangit niyang response, out of fear, imbes na ma-bless ang Gerar,
muntik pa silang mapahamak. Ganon din po sa buhay ni Isaac. Imbis na mabless ang Gerar, muntik pa silang mapahamak. Sa puntong pong ito ng ating mensahe, ay mapapansin po natin kung ano yung mga natutunan natin from the journeys of Abraham, ay makikita rin po natin in the journeys of Isaac. Kung saan, sa pagkatawag at pagpapala ng Panginoon, meron silang response na good. Dahil po sa pag-oo ni Isaac na manatili sa Gerar, kesa sundin ang kanyang plano na bumaba sa Ehipto, ay nagpatuloy sa kanya at sa kanyang pamilya ang pangako at pagkatawag ng Panginoon. Hindi po natin alam kung paanong mangyayari kung siya ay humindi at nagpatuloy pa rin siya sa Ehipto. Alam po natin ay matutuloy pa rin ang pangako at pagkatawag ng Panginoon, ngunit hindi na po natin alam kung anong komplikasyon ang pwedeng nangyari kung hindi sumunod si Isaac. Meron ding the bad, kung paanong niloko ni Abraham si Paraon sa Ehipto at si Abimelech sa Gerar. Baka po matanong ninyo, parehong Abimelech ba yung niloko ng mag-ama? Sa pagkakataon pong ito, maaari nating masabi ng Abimelech ay tawag sa mga hari sa Gerar at Phicol ang tawag sa mga general. Kaya po, baka po magkaibang tao ang niloko ng mag-amang ito. Ngunit, that similarity, Gerar and then a person named Abimelech, ipinapakita rito na ang pangit nilang response ay nagdulot ng kapahamakan sa mga tao at mga bansang ito. Kung saan, imbes na sila ay makapagbigay ng blessing, naging curse pa ang nadala nila sa mga lugar na ito. And also, the ugly, kung saan merong pangit na mga consequences ang kanilang mga ginawa. Kagaya po na natutunan natin sa buhay ni Abraham, ganun din po ang nais kong challenge na ibato sa inyo bago tayo magpatuloy sa ating mensahe. Sa inyong paglakad sa Panginoon, ano yung good? Ano yung bad? Mga bagay na ginagawa out of fear. Yung good, mga bagay na ginagawa out of faith and obedience. And the ugly, yung mga nararanasang consequences na imbis na maging magpapaala, ay nagiging curse pa para sa iba. Sa journey po ninyo, alin ang good, alin ang bad, at alin ang ugly? Ngayon, maliban po sa mga bagay na nakita na natin in the life of Abraham, what else can we learn from the life of Isaac? Let me propose to you that in his journey, sa journeys po ni Isaac, ay makikita din natin kung paano nga ba ang ating Panginoon ay nanatiling tapat. Because the next question that I'd like to answer is this: how would the Lord respond sa lahat ng ginawa ni Isaac? Sa the good, the bad, and the ugly. The first thing that I'd like to submit to you is this: the Lord gave blessings. Sabi po dito, and Isaac sowed in that land and reaped in the same year 100-fold. The Lord blessed him, and the man became rich and gained more and more until he became very wealthy. He had possessions of flocks and herds and many servants, so that the Philistines envied him. Now the Philistines had stopped and filled with earth all the wells that his father's servants had dug in the days of Abraham, his father. And Abimelech said to Isaac, "Go away from us, for you are much mightier than we." Makikita po natin dito na sa kabila ng kapalpakan sa bad and ugly response ni Isaac sa call and promise sa kanya ng Panginoon, ay pinagpala pa rin po siya ng Panginoon. Kung saan siya ay pinayaman at pinayaman pa ng Panginoon to the point that the Philistines or the people in Gerar kung nasaan po siya ay kinainggitan na siya. And pinaliwanag po rito bakit yung pagpapala kay Isaac ay hindi naging pagpapala para sa mga Gerar kundi kainggitan. Dahil po may ginagawa silang kababalaghan sa mga balon ni Isaac na hinukay pa ng kanyang amang si
Abraham. You see, even the protection of the Lord, kung saan sinabi niya, I will curse those who curse you, ay nakikita pa rin kahit nasa gitna ng kapalpakan ni Isaac. Mga kapatid, sa atin pong nakita rito na kahit na hindi perpekto ang paglakad ni Isaac kasama ng Panginoon, ang Panginoon ay tapat pa rin sa kanyang mga ipinapangako at naka-receive pa ng blessing and also the covenant promise of protection itong si Isaac. Alam niyo po, sa ating pong paglakad sa buhay Kristiyano, hindi po perpekto ang ating paglakad, ngunit may mga pagkakataon po ba kayo na still, even though palpak at hindi perpekto ang inyong paglakad, ay nararanasan niyo pa rin ang pagpapala ng Panginoon? Alam niyo po, naaalala ko nung ako ay bago pa sa ministeryo at nagkaroon ng pagkakataon kung saan ako po ay nahulog sa kasalanan. At dahil doon ay napatigil ang aking paglilingkod sa ating Panginoon, doon ko po naranasan na kahit sa aking kapalpakan ay tinuturuan ako ng Panginoon at ipinapakita niya sa akin kung ano pa yung mga bagay na maaari kong gawin upang siya ay aking pangmapaglingkuran. At dahil po doon, no, mula po sa pagpipreach, ako po ay napunta sa paglalampaso sa church, ako po ay napunta sa pagbabantay ng lugar, doon ko po nararanasan na Panginoon, kahit na ako'y pumalpak at for a time, I was not able to preach, you are still showing your blessing to me dahil His presence, His healing, and His forgiveness are very real in my life. Alam niyo po, may mga pagkakataon po na nagigising ako sa umaga at kapag nakikita ko ang aking napakagandang asawang natutulog sa aking tabi, I ask the Lord, Lord, thank you. Because in my imperfect walk with you still blessed me with a beautiful and a loving wife. How about you? In your imperfections in your walk with God, what are the blessings na kanyang ipinagkakaloob pa rin sa inyo? The next thing that I'd like for you to consider is that not only did the Lord bless Isaac, He also allowed troubles in his life. So Isaac departed from there and encamped in the valley of Gerar and settled there. And Isaac dug again the wells of water that had been dug in the days of Abraham, his father, which the Philistines had stopped after the death of Abraham. And he gave them the names that his father had given them. But when Isaac's servants dug in the valley and found there a well of spring water, the herdsmen of Gerar quarreled with Isaac's herdsmen, saying, "The water is ours." So he called the name of the well Esek, because they contended with him. When they dug another well, and they quarreled over that also, so he called its name Sitna. And he moved from there and dug another well, and they did not quarrel over it. So he called its name Rehoboth, saying, "For now the Lord has made room for us, and we shall be fruitful in the land." So mga kapatid, hindi lamang po pagpapala, ngunit trials, suliranin, ang inalaw din ng Panginoon sa buhay ni Isaac. At sa pagkakataon pong ito, kung ano yung nararapat sa kanya ay kinuha ng iba. And my dear friends, ito pong pag-aagawan ng balon na ito is much important, if I may say, sa panahon niya kaysa sa panahon natin ngayon. Dahil tayo ngayon ay may Maynila, Manila waters, so madali lang makakita ng tubig. Ngunit sa panahon po ni Isaac, kung saan he is wandering, naghahanap siya ng pagkain na pastulan para sa kanyang mga sheep, lack of water source, yung pangaagaw po ng balo na ginagawa ng mga Philistines, can be a matter of life and death para po sa kanyang kabuhayan, para rin sa kanyang buong pamilya. So ito pong problema na kinakaharap ni Isaac dito po sa kwentong ito is much bigger than what we can read, no? And I want you to realize that. Dahil po sa dulo nito
nang ang kanyang mga suliranin ay na-solve, ay nakita po natin kung anong sinabi niya. Hayaan niyo pong basahin ko ulit to sa inyo. For now the Lord has made room for us and we shall be fruitful in the land. Nakita niyo po mga kapatid, na maging sa troubles at sa problema at nang ito ay nabigyan ng solusyon, nakita ni Isaac na ito ay kamay ng Panginoon kung saan ay nais pa rin siyang pagpalain. Ngayon po, sa ating pong paglakad bilang Kristiyano, sa ating pong imperfectong paglakad bilang mga Kristiyano, nakikita po ba natin ang mga suliranin, troubles, sa ating buhay as a way kung saan God is communicating to us? And at the end of it, sa pagkasolve po nito, ay makita natin na ang solution na ating natagpuan ay paraan pa rin ng Panginoon upang tayo ay pagpalain. Paraan pa rin ng Panginoon upang ipakita ang kanyang katapatan sa ating mga buhay. Alam niyo po mga kapatid, marami po sa ating ipinapanalangin tuwing Wednesday midweek prayer, nawa po ay nakakasama kayo, ay patungkol po sa kabuhayan. Kagaya po ng nararanasan ni Isaac dito sa ating kwento. Nawa po mga kapatid, ay makita natin na ang ating pong pinagdadaan ng suliranin ngayon dahil po sa pandemyang ito ay inaalaw ng Panginoon kung saan maaari pa rin nating makita ang kanyang katapatan habang tayo ay lumalakad, bagaman imperfect, consistently with Him. Bago po tayo magpatuloy, muli, nais po nating sagutin ang tanong, how would the Lord respond sa nakita po nating response ni Isaac na good, bad, and ugly? And the first thing that we saw is, kahit po ganun, hindi perpekto ang paglakad ni Isaac, the Lord was still faithful and He gave him blessings. Pinagkalooban pa rin po ng Panginoon si Isaac ng mga pagpapala. Pangalawa po, nakita natin sa imperfectong paglakad ni Isaac, the Lord allowed troubles. Hinayaan po ng Panginoon na siya ay magkaroon ng troubles. Ngunit nakita pa rin po natin ang pagpapala ng Panginoon ay nakita ni Isaac dahil sa mga troubles na ito. Kung paanong siya sa gitna ng lahat ng nangyari ay pinagkaalooban ng kapahingahan, sabi po rito, room and fruitfulness sa gitna ng pangaagaw na ginagawa sa kanya. So again, the Lord still blessed him and the Lord allowed troubles in his life. Pangatlo, how did the Lord respond sa imperfect walk ni Isaac? The Lord reminded and affirmed. Sabi po rito, from there he went up to Beersheba and the Lord appeared to him the same night and said, I am the God of Abraham your father. Fear not, for I am with you and will bless you and multiply your offspring for my servant Abraham's sake. So he built an altar there and called upon the name of the Lord and pitched his tent there. And there Isaac's servants dug a well. Makikita po natin mga kapatid na ang mga pangyayaring ito sa buhay ni Isaac, kung paanong Panginoon ay nagpala pa rin sa kanya, kung paanong ang Panginoon ay hinayaan na siya ay magkaroon ng mga problema, ng troubles, and in the end of the trouble ay makita na ang Panginoon ay binibigyan pa rin siya ng kapahingahan, it is to remind and affirm him of the covenant. Basahin po natin yung words dito, maigi. Paano po natin nakita yan? Sabi po ng Panginoon sa kanya, I am the God of Abraham, your father. Kung sino nga ba ito nakikipag-usap sa kanya, siya ang Diyos ni Abraham. Fear not, for I am with you. Nakita po natin na dahil nagsinungaling si Isaac, dahil sa takot, sinasabi ngayon ng Panginoon sa kanya, huwag kang matakot. And will bless you. Nakita po natin na tunay nga, pinagpala pa rin siya ng Panginoon kahit na siya ay pumalpak. And multiply your offspring for my servant Abraham's sake. So he built an altar there and called upon the name of the
Lord, ngayon ay naalala ni Isaak. Ngayon ay ipinaalala ng Panginoon kung ano nga ba ang covenant na meron siya sa pamamagitan ng katapatan ng kanyang amang si Abraham. Hindi niya kailangan matakot. Hindi na niya kailangan magsinungaling pang muli upang protektahan ng kanyang sarili. At kasama siya ng Panginoon at kasama niya ang Panginoon sa kanyang mga paglalakbay, that even when troubles come, naroon pa rin ang pangako at katapatan ng Panginoon sa kanya. Kaya mga kapatid, let me submit this proposition to you that the Lord reminded through blessings, troubles, and affirmation na sa ating pong imperfectong paglakad kasama ang ating Panginoon, tayo'y pinagpapala niya upang ipaalala sa atin ang kanyang pangako at katapatan. Hinahayaan rin ng Panginoon na maranasan natin ang kanyang presensya sa gitna ng troubles around us upang ipaalala ang kanyang katapatan at pangako sa atin. And finally, through His Word, sa kanyang mga salita, kagaya ng pangungusap niya kay Isaak, salita mismo ng Panginoon, and through prayer, through talking with Him, we are also reminded of God's faithfulness and God's promises. At mula sa salita ng Panginoon, in His affirmations, tayo ay napapaalalahanan ng katapatan at ng mga pangako ng Panginoon sa atin. Kaya po mga kapatid, sa gitna po ng ating mga responses na good, bad, and ugly, nawa po ay makita natin ang mga sirkumstansya sa ating buhay, pagpapala man yan. Yan man ay trouble. Yan man ay through God's word and prayer, nawa ay makita natin God is always there reminding us of His faithfulness. Sa pagkakataon pong ito, ay inahanyayahan ko ang mga family prayer centers, groups, and even individuals na nakikinig po sa pagbabahaging ito ng salita ng Diyos to pause and take time to think about these things. Number one, how is your journey with the Lord? What are your good responses to instructions? Ano yung mga bagay na nagawa mo ng tama na may pagsunod at pananampalataya sa Panginoon? Pangalawa, what are your bad turns? Ano yung iyong mga nagawa na out of fear instead out of faith? At makikita po natin sa kwento ni Isaak, ang kanya pong bad turn ay a kind of generational sin. Isang bagay na nagawa ng kanyang ama na kanyang ginagawa rin. Ano yung mga ganito sa iyong buhay? Number three, what are your ugly misdirections? Ano yung mga pagkakataon na imbes na ikaw ay maging pagpapala dahil ikaw ay mananampalataya, ay nagdulot pa ng curse or masamang bagay sa nakapalibot sa iyo ang iyong pagsuway sa Panginoon? Number two, how is the Lord's journey with you? How are the blessings fueling your journey? Ano yung mga pagkakataon sa buhay mo? At paano ang mga pagpapala ay patuloy na pinapaandar ang iyong paglakad kasama ng Panginoon? How are the troubles making you recalibrate? Paanong ang mga suliranin, mga pagsubok, ay ipinapakita sa iyong muli kung ano nga ba ang dapat mong daanan? At number three, how are the affirmations through scriptures and prayer enabling you to continue? Paano nga ba ang mga sinasabi sa salita ng Panginoon at ang mga panahon mo ng pakikipagniig sa pananalangin ay tinutulungan ka upang makapagpatuloy ng lumakad ng may paglago sa ating Panginoon? Once again, the message for this day is this: the Lord reminds us of His promises and faithfulness through blessings, troubles, and affirmations. Sa pagkakataon pong ito, you can pause this video and just share your answers to these questions. Sa ating pong pagtatapos, nawa ang mensahe
na ang ating Panginoon ay nagpapaalala ng kanyang katapatan at ng kanyang mga pangako sa atin sa pamamagitan ng mga pagpapala, ng pagsubok, at ng kanyang affirmations in His Word and Prayer ay patuloy na mag-motivate sa atin upang lumago sa ating paglakad bilang Kristiyano. Sa pagkakataon pong ito, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po dahil tunay nga, ginagamit mo, Panginoon, ang mga bagay sa aming kapaligiran. Ginagamit mo, Panginoon, ang iyong ginagawa sa aming mga buhay. Ginagamit mo, Panginoon, ang iyong mga salita, ang pananalangin upang kami ay tawagin papalapit sa iyo upang lalo naming maunawaan ang iyong mga pangako at ang iyong katapatan. Maraming salamat po dahil hindi mo kami iwan ni pababayaan man. Maraming salamat po sa buhay ni Isaac, Panginoon, na kung paanong kagaya ng kanyang amang si Abraham, ang kanyang paglakad ng pananampalataya ay hindi perpekto. Ngunit ito ay may paglago dahil sa iyong katapatan na patuloy na nagpapaalala sa pamamagitan ng pagpapala, ng pagsubok, ng iyong salita at pananalangin. Pagpapaalala sa amin na ikaw ang aming tapat na Panginoon. Sa pagkakataon pong ito, ay tanggapin po natin ang pagpapala na iniatang ng Panginoon kay Moises na itinagubilin niya sa mga pari upang pagpalain ang bayan ng Panginoon. Evarecha Adonai veishmerecha, Yaer Adonai panav elecha, vikunecha, Isa Adonai panav elecha, viasem lecha, shalom. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and favor you. May the Lord lift up His face upon you and give you peace. Nawa ay pagpalain ka ng Panginoon at ikaw ay ingatan. Nawa ay pagningningin ng kanyang Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at ikaw ay kanyang paboran. Nawa ay angat ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at ikaw ay pagkalooban niya ng kapayapaan. Beshem Sar HaShalom, Yeshua HaMashiach. Amen. In the name of the Prince of Peace, Jesus Christ, the Messiah. Amen. Sa ngalan ng Prinsipe ng Kapayapaan, si Jesus na Mesyas. Amen at Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa linggong